First question, anong nangyari sa match tonight with ano with Onyx? Kahit sino pwede sumagot. Yung first game actually outdrafted talaga kami doon. In second game there was just communication issues na sobrang glaring na ayusin namin pag-uwi namin. What do you mean by communication issues? Parang nagkakalabuan ba sa shot calls or that's one thing. Meron din mga off-timed na mga initiations. Pero anong masasabi ninyo sa pinakita ng Onyx ngayong gabi? Maganda. Sa ano 'to yung pinaka nahirapan sa Onyx? Maganda yung pinakita nila. I think they're one of the best teams playing in MPL season 13 at the moment. So I'm excited to play again against them in the next round. Thank you. Flap and Danoff, few. Anong masasabi niyo? Appeal ko sa draft. Game 1 tsaka 2. Parang naano kami. Parang yung dinaano yung plano namin. Pwede ba nang, few, ikaw, anong masasabi niyo? Same. Pwede ba namin malaman anong nangyayari sa drafting phase ng AP Bren? Kayo ba pumipili or si Coach Trevor? Anong nangyayari saan? Kami lahat yun, pinag-usap. Napagkasundo naman yun, pero talaga. Yung game on draft kasi namin, ay yung minamaster namin sa scrimmages. Tapos, nakikita namin gumagana. So, trinay namin sa dito this MPL. Okay, salamat po. All right, so hi AP Bren. Anyone can answer this. I'm kind of curious, like nung game 1 nakita ko, speaking about the draft, nung game 1 nakita ko like there's an Angela on Ogwen and then few with a Ruby. So I'm kind of curious, what's the logic behind yung selection na yun? Since ayun nga yung minamaster namin na kapag nag-JT na try namin mag-fighter na mid na lang kaysa mage pa. Kasi mapapunish talaga yung early namin kapag nag-scaling pa kami parehas. Right, and also in game 1, parang nahirapan kayo kay Escalera, especially with his Franco. So I'm kind of curious, like, ano masasabi nyo kay Escalera, especially this season? Would you say na parang ang laki ng improvement niya as a player this season? Oo, malaki naman talaga improvement. Kita naman sa laro niya. Right, sige. Yun lang naman questions ko, man. Thanks. Good afternoon, guys. It's a sorry loss. Pero alam natin na this is your first defeat of the season. Alam natin mabigat yung pressure ng having no defeats in the entire season. Ano yung feeling nyo ngayon na wala na yung pressure sa inyo ng zero losses? This might sound stupid, but I'm happy na wala na yung ano na yun. Yung pressure na yun na wala na kaming inaalagaan na nakulugo yung win streak. So, what's left for us to do is just look at our games and see where we can improve on. How about Flap tsaka Few? Wala naman. Di naman namin iniisip talaga yung win streak. Ang pinakahabol namin talaga matuto ng maraming ng marami sa regular season tapos yung top 3 ayun kasi upper bracket naman na yung top 3 so kahit di kami mag-top 1 basta nasa top 3 kami goods namin dun. Okay, that's all. Thank you. I-follow up ko lang yung question ni Boss Fluffy, no? Are you happy na natalo kayo natalo kayo early in the season or mid season para nakita niyo na yung mga kahinaan ninyo? Well, generally speaking, ganun kasi yung attitude ko towards losses. If we lose in the middle or whatever, section of the season is, I look at it with a magnifying glass para lang makita ko kung saan kami mas mag-improve. And it feels bad probably in the first 30 seconds of losing. Then after, oh, okay, this is exciting. Dito pala kami mahina. Okay, between the match of Echo and Onyx, paano nyo maiko-compare yung dalawa? Medyo mahirap mag-comment dun sa match ng Echo kasi that was their opening game . Everyone is on, Ano ba to? Parang may
may kumbaga kaka-start lang, may stage fright or something like that. Medyo kabado pa. So it's hard to comment on that. But right now, Onyx is very strong, I think. They play footsies a lot. And we'll definitely figure out how to beat them in the next round. Okay, so pag-usapan naman natin yung mga hinakot niyong awards the other night, no? Few and Flap, nanalo kayo. Ducky also nanalo ka rin. Ina-expect niyo bang hahakot kayo this year sa Philippine Esports Awards? I'm asking you bilang ano, awardee din ng best journalist of the year. Kasi sa akin kasi no bullshit, hindi talaga ako nag-expect ng kahit anong award. I mean, it's a bonus na merong award, but I'm not really expecting any awards. I'm just, you know, I'm just doing my job. What's expected of me? Tama, no po. Di rin po ako nag-expect ng mga awards. Ano, ginagawa ko lang yung best ko palagi. Ayun din. Ano, di ko rin na-expect na ano eh. Na may napanalunan ng award. Na nagulat na lang, may nag-email sa akin. Tapos, di ko rin alam na nominated pa ako dun. Di mo alam na nominated. Kasi, anong feeling na ano, bilang isang pro player na nanonominate kayo, na nanalo kayo, anong ambag nun sa laro ninyo or sa ano, sa mindset ninyo? As much as possible, hindi ko siya pinapapasok sa mindset ko eh. Kasi baka ano eh, lumaki lang ulo ko eh. So iniisip ko na lang na ano, na sobrang thankful ako na ano, na may mga na-recognize sa akin. Ganun. Sa akin naman pa ano, pag yung dating sa akin parang ano, mas nakakagana pa mag-improve lalo kasi maraming nakaka-recognize sa akin. Kumbaga, hindi ko siya pinapapunta sa utak, parang ano lang, parang isa siya sa ano, nagpapaano sa akin para mag-improve. Te, kanina, bago yung match, bumaba kami sa player room. Tapos nakita ko may mga nagmamassage. Yeah. Can you tell us more about it lang? Okay. Just a brief background. Yeah, just a Okay. Just a brief background of the guys who were offering us or offered us their service, yung therapy nila. They're actually from Japan. So they flew in I think 3 days ago. They want to basically showcase what they do. Their team is called Total Life Support from Tokyo, Japan. That's their headquarters. We were actually surprised that, you know, the service that they're offering is very effective in a way. I'm not bullshitting you. It's very effective because there is a lot. Alam niyo naman yung mga players ko ay mga gym rats, I'd say. I dare say. Kasi mahilig naman sila mag-workout and stuff. And they're experiencing muscle stiffness here and there. Now, kahapon, roughly 5 p.m. or 4 p.m., dumating sila, they offer the, you know, just correction. I don't know exactly what they meant by correction, but basically, what they did was they bent us like cardboard boxes. Kahapon. Ayun. Right after that, parang sobrang gaan nung pakaramdam namin. I don't know how they did that, but yeah, it was very helpful. So I'm very thankful na pumunta sila dito and offer different services. I think that was the first time I experienced that. They actually offer a variety of services as well. They have therapy, they have spine correction, they have acupuncture, they have acupressure. I think it's better if you guys talk to them. They'll be coming upstairs right now, I think. But yeah, it was an experience, I'd say. Coach, sino po yung nag-approach sa inyo? Actually, kay Boss Job sila na gano'n eh. Nag-message. Ayan.